What time is it? It's bias time! Margo Vega versus RRQ Hoshi. Santi, this is game number one. At itong match na to, months before, meron ng storyline. Mainit-init to, Terz. At alam naman natin yun lahat. Hindi na kailangan i-explain pa. At magsisimula na agad dito sa Land of Dawn. For today, ito talaga yung inaabangan ng mga Filipino fans. Ito yung inaabangan ng Filipino fans. Ito din yung inaabangan ng Indonesian fans. Sino nga ba mananaig? Sino nga ba ang makakuha ng puntos dito sa larong ito? Tingnan natin as we head on sa ating laban. Ngayon, may kita natin sisimulan ng dalawang teams ang kanikal ng mga buffs. We can see here dun sa draft na sinagot ng Omega yung Franco ni Vin ng Atlas. And alam naman natin na pag may ultimate yon, pwede niyang gamitin yon to his advantage. And knowing Chakno here, nakita naman natin, bago kulay ng buhok eh. Bago ang kulay ng buhok. Alam mo, ito ah, si Chakno, nahugot siya ni Vin. Kaso, ang nakalimutan ni Vin, may player din yung kalaban niya eh. May pantakas din. May pantakas din. Kala niya siya lang eh. Kala niya siya lang. Oh, hindi! Galing mo. First one. Kala niya siya lang eh. May pantakas din dito. Kaya medyo delikado mamaya. Pero kailangan na mag-ingat ni Chakno ngayon. Bakit? Na hindi siya mahugot nang wala siyang ano, second skill. Walang pantakas. Kasi walang pantakas. Cool down. Mamaya pwede niyang gamitin yon. To his advantage, doon nga sa aggression na pwede ibigay ng Omega when it comes to the setups na kayang ibigay ng Fatal Links. Dahil nga AOE yun eh, compared to the single target dito ng Franco ni Vin na paisa-isa, pick off ang gustong gawin dito ng RRQ Hoshi. And ngayon may kita natin yung matchup din sa may bandang itaas. That is Skylar with the Beatrix against Kelra with the Clint. What are your thoughts on this matchup, Terz? Kasi dalawang may baril eh, pag-aligan na lang, pero mas kilala lang si Kelra on the Bea. Basically, kung sino mas marunong mag-punish at sino marunong mag-timing ng kanilang mga skills. Tapos natandaan mo, Beatrix, in a way, nasa kanya yung range advantage. Pero kung iisipin mo naman, yung kasay, may kasay yun eh. May opening, pero may nangyayari na. Ooh, mapapatumba ka agad dito si Vin. Ang ganda, sana na pag-cancel niya dito kay Etomax on that real world manipulation. Pero may bawi din sila. Killing Ryzen without the Red Reuser, pwede sila mag-turtle. Kaso kala ang choice ng RRQ Hoshi dito is to back away and kuha muna ng mga buffs. Doon sa laban na yon, si Vin ang tumumba and si Ryzen. And at the same time, kung papansinin mo, wala pang level 4 noon si Chakno. Possibly, yun yung pinaka magiging game changer para sa side ng Omega. Oo, yung setup niya ng Fatal Links, mukhang saktong-sakto pa nga kung mag-a-attempt dito yung dalawang teams to try and secure the turtle. Dahil nga, mas dangerous talaga yun, lalo-lalo na may flicker pa siya ngayon. So yung surprise ng Fatal Links, mas mataas yung chansa na hindi nga siya i-expect ng RRQ Hoshi. But now, ipupulto ni R7 para hindi gaanong makalapit kaagad-agad si Ryzen with the Deroth. Pero ngayon si Chakno, may vision siya. Alam niya, half on HP na. Pwedeng ma-reset to. Nagso-zone lang dito at nag-create ng space, pero sa tingin ko mukhang pakalagan to, Terz. Ako si Clay, wala ng black shoes, pero may nakatak na sa gilid! Renjo will go down on the hands of Vin. Kaso nga lang wala din si Clay, so this is a 3v3 situation. Dahil nga, pahabol pa lang yung dalawang gold laners, pero si Chakno mukhang didikitan dito. Sino kaya ang babalik bagin? Turtle has been secured by Albert. Tapos may hook na naman kukonekta coming in from Vin. Tapos Polystar Moon din. Nagagamitin ni R7 to try and secure and magiging successful ang RRQ Hoshi. Okay, so now Omega, hindi nila nakuhaan or sabihin natin, hindi nila, nakita nila na walang second skill doon si Chakno. So pwedeng-pwede siyang mahook papunta kay Vin. At yung flicker niya ay kaka-cooldown lang. Actually, pwede niya pa sana gamitin yon. Ang naging problema lang, yung dilemma lang doon, is isisave ko ba yung flicker ko for the next time na mag-initiate ako? O gagamitin ko na ngayon para makatakas? Oo, so mahirap din talaga. Decision making talaga ang kailangan ng gawin dito. Pero mukhang may nakaabang, may kagat na kagad si Vin. And si Chakno dito, mamamataan. Skylar will secure the kill. Medyo late yung follow-up dito ni Etomax to try and save Chakno. Pero nakikita natin ngayon na umaarangkada ang RRQ Hoshi on the early game. At si Renjo, at si R7, nagsusuntukan ng onte. Pero alam mo naman yung laban na yan eh. Unless talagang mag-overextend at magtagal yan, mag-decide yan na magpatayan talaga, walang tutumba dyan. Walang mangyayari dyan. Parang Yura ano din to eh. Yura Esme din tong matchup na to eh. Na matagal talaga at pakunatan yung dalawang heroes. Not unless nga talaga may mag-gank from both teams. Or may sobrang lumamang. Yon, pwede rin gamitin yung to his advantage. But now, Omega, mukhang umiiwas muna sila sa mga teamfights. Which is a great thing kasi nga, hindi pa ganun ka enough yung arsenal na dala-dala nila. Now,
As you can see, sila Clay, sila Vin, ang ginagawa lang nila dito is just putting pressure at hindi sila nagpapakita kung nasan sila. Sila yung duo dilubyo dito ng side ng RQ. Kumbaga, pag may nahatak na isa, automatic, bloody hunt, tapos sasabog na with the Lilia skills, yung Lilia kit. Now, looking at Albert, unti-unti na silang pumapasok sa base ng kala, ng, sa, hindi naman sa base, sa jungle ng jungle, kalaban. Lagi na silang nag-a-attempt ng mga steals, sumisilip sila. And this is a bad thing for Omega actually, kasi mas malaki yung map control ng RRQ Hoshi compared to Omega. Pero ngayon naman, pepwestuhan din nila ng una yung Turtle, pero mukhang inaagaw nila yung atensyon ng Turtle. Nalilito na kung saan nga ba talaga titingin. Pero Chakno ngayon, mukhang mag-a-attempt lang ng possible setup. Kaso nga lang, merong kagat na naman. Renju here with the Counter and Inferno. Agawan naman ng pagong. And that is Clay securing the Turtle. Oo, mas nagiging objective dito yung side ng RQ Hoshi. Habang Omega gusto talaga lumaban and Renju might go down. Pero with a sliver of HP, mabubuhay pa siya si Vin. Unti-unting humahabol with the conceal. Makakatakas mo si Renju at si Arce. Laban-laban. And Vin gets the hook. What a play coming in from RRQ Hoshi na nakuha niya pa na makuha si Renju doon sa may bandang ibaba. Akala natin makakapag-sidestep pero Vin here is actually playing the Frank very well. Sobrang consistent niya na simula pa to dati, kinatatakutan na. Alam naman natin na si Vin talaga nung season 9 nila, kakaibang Franco plays ang kanyang pinakita at dinadala niya yun dito sa MSC 2022. Pero yung Franco na yan, wala eh. Kaya ni Chuck Noragi yan eh. Kaya ni Chuck Noragi yan. Painit. Kailangan lang kumanap ng question. Papainit lang. Papainit lang. Huwag nyo kasi maliitin. Kaya makikita mo ngayon, magka-try and push ang RTOC. Successful sila on destroying the turret. Walang backup dito si Renju. So back away na lang yung both teams. Pero abangan method na naman to. Pwedeng gamitin talaga ng Omega yung time na to eh. To catch up those resources. Pero another hook coming in from Vin. Grabe talaga mag-hook si Vin dito at hindi na nakakasagot si Chakno sa kanilang galawan kasi battle of the brush to eh. Kailangan mauna ka doon sa mga brush na yon kasi yung pinakauna magkakaroon ng info kung nasaan ka, madali kang hatakin papunta sa side niya. Lamang talaga no kung sino makauna ng pwesto doon. And ang advantage dito ni Vin is pwede nga siya mag-iron hook randomly doon sa mga pwedeng pagtaguan ng Omega. Kaso nga lang si Chakno, tingnan natin, nag-disperse ang members ng RRQ Hoshi. And Vin goes down. Ito na nga ba ang bawi ng Omega? Pero si Albert dito nakabang. Chakno goes down as well. Pero ngayon, mukhang balag-bagan sa middle lane. Clay here uses the black shoes to back away. So that is a trade for both roamers. Turtle is now up. Let's see, this will be a 4v4 situation for sure. Skylar dito, unang nakapwesto sa may bandang gitna. Renju, mapapatras, pero chillax lang muna yung dalawa. Ryzen, Albert, sila naglalaban for that retry. Kelra, though, getting caught out. Albert dito, nilalabanan siya. He will go down. At Albert, hinahabol ni Chuck Mamba. And let us see, Ryzen, sumugod na and hindi kaya na kanyang HP. Eto, Max Chuck, doon sila na lang yung buhay. Ang ganda ng ginawa doon ni Albert. And tataba pa nga yung sniper shot coming in from Skylar. And alam na alam ng RRQ Hoshi kung saan papunta yung mga miyembro ng Omega. Mukhang walang mandedelay dito sa pagtikila ng Lord. And this is a free Lord for RRQ Hoshi. Eto Max with the Ice Queen 1. Makakatulong yan mamaya sa mga laban nila. Pero RRQ Hoshi secures the first Lord ng larong ito. Sobrang bilis ng mga pangyayari at talagang umaabante ang RRQ Hoshi as of now. Pero alam naman natin itong atas na to, possible comeback plays ang pwedeng gawin ni Chakno with those setups. So kailangan lang talaga maging patient ng mga kabarangay as of now at talaga suportahan. Ipunin na yung enerhiya dahil nakikita natin na hindi sila bumibitaw. RRQ Hoshi as of now, based on the item, sila talaga yung lamang. Naka-double dominance eyes na sila. Si Vin dito yung meron, tsaka si R7. So parang yung region din, no? Kaya nakikita natin si Renju and Ryzen. Hindi gaano magiging effective doon sa mga teamfights. And considering na kung ano man yung meron dito, yung side ng RRQ Hoshi in terms of composition, may Dilia, may Esmeralda. So kapag ka lumapit ka talaga at sabihin natin hindi nakagawa ng diversion yung teammates mo, baka sa'yo, hindi nagiging okay yung entrada mo eh. Oo, parang nagiging mas malagkit yung mapa. Parang bumabagal ka sa lakad, hindi mo magawa yung gusto mo dahil nga pinapabagal ka ng mga kalaban mo. So ito yung challenge ng Omega na kailangan nilang ma-overcome. Omega,
they really need to find that opening. Kumbaga, kailangan nilang kumalma dito. Alam natin na si Renzo talagang gusto niyan lumaban and they have the capability to do so. Ang hindi pa natin nakakita dito is yung isang malaking play na magagawa ni Chuck Mamba with the Fatal Links. Yung talaga ang kaabang-abang and hindi naman pumapalya si Chuck Mamba pagdating sa mga setupan. Kaya nga ngayon, nakikita natin na patiently waiting lang sila doon sa opportunity na yon. Based on the damage dealt, this is surprising na si Renzo pa yung may pinakamalaking damage na nadideal dito even though na on the lead ang RQ Hoshi. And dito si Chuck sa mabad ng Gedli pero magde-decide sila to back away muna. Hindi muna itutuloy yung clash na gusto nilang i-force out. RRQ Hoshi, patient din sila na hindi sila basta-basta pumipilit. Alam din nila yung consequence if ever na magkaroon sila ng error eh. At dito na nga pumapasok yung disiplina na nakuha ng RQ Hoshi from the last time na nakita natin sila maglaro. Yung disiplina na hindi sila pumipwersa ng kahit ano unless pabor na pabor sa kanila yung laro. Ngayon, ang Omega, dito mahirapan ang mga kababayan natin kasi ang hinahanap ni Chuck Liu yung ano eh, misstep eh. Pagkakamali. Oo, abangan sila ng error. Eh, yung RRQ Hoshi ngayon, malinis yung laro nila na ayaw nga talaga lang bumitaw doon sa mga pwestuhan na in favor sa kanila. So si Chuck nung ngayon, yung may malaking trabaho talagang kailangan gawin. Kailangan niyang gampanan to. So, alam naman natin na yung Omega, nag-aantay lang sila ng right opportunity. Ryzen dito, hindi pa natin gaano nakikita doon sa mga objective contest. Pero actually, Omega is doing really well doon sa early game na parang kahit naubusan sila ng mga tor, nakukuha lang sila ng resources, hindi gaanong talagang malaki yung kalugian kung titignan natin ng maigi. Renzo, trying to seek out yung mga kalaban. Sinusubukan niyang gumawa ng vision para sa kanyang mga teammates. Tamang si Chuck naman, nag-iingat na at hindi na siya naipaglaro doon sa mga brush play na ginagawa nilang dalawa ni Vin. Dahil siya nga yung nalulugi pagdating sa mga ganong klase ng engages. Oo, late game lang eh. Ito na yung mga call out nyo pag nalulugi kayo. Mga, alam mo mga Pinoy, pag nag-RG, day, late game lang. Late game lang. Ay hindi! Nakalimutan na ata ng RQ Hoshi yung Omega time. Ay oo, yun pala. Yung 18-minute mark na pag umabot doon, talagang lugi na kayo kasi doon sanay ang Omega. Hindi din naman. Alam ko, medyo kinakabahan tayo ngayon, pero tiwala lang. Kasi wala lang. Naibrang sayda ito eh. Oo. Kaya nga, barangay Omega eh. Kaya nga talagang nag-iingay lagi eh. Doon nga kumukuha ng enerhiya. Itong mga kabarangay natin, bibigay nila yung Lord. Pero ganun sila confident na kaya lang depensahan yung incoming waves na magagaling sa RRQ Hoshi. Now, just taking their time, kumukuha ng resources, nag-build up ng mga items na panlaban nga nila dito sa RRQ. But as of now, mukhang kokontrolin ng RRQ Hoshi yung waves na paparating. So the question is, if force na nga ba ng Omega dito yung surprise setup or isisave pa nila para mamaya? Dito pumapasok yung itsura ng mapa natin. Papansinin mo, palapit ng palapit sa base ng kalaban, paliit ng paliit yung mga pwede mong pasukan. So, possible na kapag ka nakamali ng RQ Hoshi dito, dun sila may Fatal Links. Oh. Yun yung mga possibilities na tinitignan natin. Pwede nga natin makita yung ganun na play coming in from Omega dahil dun sila sanay na sanay. The hook will not connect. Skylar will successfully destroy that turret on the top side. So, butas na yung isang inhibitor turret nila. So, enhanced minion waves ang paparating doon. Chuck mo, ganda ng pwesto. Pero naramdaman niya rin na doon bibitaw ng Iron Hook. At ito yung nagpapalakas kay Vin as a Franco. Kumbaga, parang lahat ng bases covered. Yung mga bush, yung mga brush, lahat yan, covered yan. Laging may bantay. Laging merong hook na tatama dyan. At lagi niyang susubukan na mahuli muna si Chuck no bago sila mag-team fight. Kasi alam nila, isang magandang Fatal Links lang eh. Nakita na nila ito eh. Ginawa na ito sa Onik eh. Ilang beses na itong ginawa ng Omega. Kumbaga, kabisado na nila to mga ganitong timers na kailangan lang talaga nila maging patient. Kailangan nila mag-antay. And dito talaga, specialty nila to kumbaga. Specialty nila to tama ka doon, Santi, na hindi sumusuko ang pusong Pilipino sa mga ganitong laban. And kailangan natin magtiwala ngayon sa Omega na kaya nilang lagpasan ito. Wala sila nakukuhang kahit anong buff. Talagang ang laban dito, pre, pagalingan mag-cellphone. Oh, lahat ng advantage ngayon na sa ng RQ Hoshi. Pero ang hindi mawawala sa atin yung puso. Oo, puso. Pagalingan pumindot, pagalingan dito. Patatagan ng loob, pero
Omega to Mini, Omega Timers to eh. Mm-hmm. Sanay na sila. Kumbaga, kabisado na nila lahat ng pwedeng pwestohan dito sa base. Tingnan mo, sobrang disiplinado. Nandun na agad sa My Lord Aerial. Nakapwesto na. Sila dito, sama-sama silang lima. Yung Omega, ayaw nila mag-iwan. The power of friendship. And power of friendship. Oo, oh, nag-holding hands yan. Tingnan mo yung RQ, Hoshi. Ganon din yung ginagawa. Meron lang isang kumawala ng onte, si R7. Babalik na lang daw siya. Pero babalik na siya doon. Kumbaga, wait, oh, wait lang, guys. Sama ako dyan. Oo, oh, pahigpitan dito. Hawak kamay, hawak kamay. Pahigpitan, tama. Uy. Uy, 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 si Renzo dito mahuhook. Mukhang meron siyang vengeance dito to save his life. Chak mo dito. Magde-disperse ang mga members ng RRQ Hoshi. May polystar mo na gagamitin pero mukhang hindi enough yung damage la. Mag-burst down niya man lang pero mabilis tumakbo. Here comes the sniper. Kabihin from K. Tapos huli na naman yung isa. And that is a double kill for RRQ Hoshi. Alam nila na papalag yung Omega. So umatras lang sila ng onti. Mm-hmm. Ngayon, bakit hindi naging maganda yon for the side of Omega? Nakita naman natin na wala sila ng dalawa. Bakit in a way, maganda rin yung nangyari? Walang purify yung members ng side ng RQ Hoshi. So merong nawala sa kanila at meron ding nag-gain ang RQ Hoshi. At tatandaan natin, it only takes one good Fatal Links para uy, ayusin to. Uy, surprise hook na naman kami from Vin! Inunan niya yung Iron Hook bago flicker, tapos tumama sa isa and Ryzen is down. Wala na yung Retriever pero si Chuck dito mukhang babawi ata. Hindi niya itutuloy yung kanyang Fatal Links. So RRQ Hoshi now, meron silang Luminous Lord. Gagamitin na to their advantage. Pero grabe yung mga surprise hook na ginagawa ni Vin dito. And if magtuloy-tuloy pa to, delikado. Mm-hmm. Winter Truncheon from Clay and Etomax. Ito yung gusto nilang mangyari na talagang pasma ang aabutin ang side ng RQ Hoshi doon sa Real World Manipulation. Kaso kasi hindi talaga makahanap ng magandang quest sa Etomax para i-beatin yung lahat. Para bang ready sila lagi na tumakbo once na nakita nila yung Real World Manipulation. And dahil ng defense ang pinapakita dito Butters ng Omega, my Lord, pero mukhang matutunaw din lang kagad-agad si Kelra ata magiging target ng RRQ Hoshi. Aabutan doon sa madalikuran pero itutulak lang sila. Fatal Link! I mean from Chakno! Andito si Chakno lagi, tapos may Real World Manipulation pa! Nagkumpul-kumpul na sila, kaso kala si Albert papatakbo na rin. Pero buhay pa rin ang base! Ngayon, may ipit ang RRQ Hoshi! May kagat si Vin! May follow-up na naman si Chakno! And here comes Omega, kaso kala may medyo sa git! Sino kaya makiklear? Nakapwesto RRQ Hoshi and they will take the first game in this series. Hindi kinaya ng game number 1. Okay, magalala, babawi tayo ng game number 2.